bago matapos ang broadcast, let me be straight with you. Habang tayo, mga kababayan, ang inyong pamahalang lungsod, talagang nag-iisip na kung paano maibsan ang nararamdaman ninyo, yung hirap na dinaranas ninyo, masalimuot ho itong suliranin natin. Marami sa ating mga kababayan nagugutom. Kaya po, ipinagbawal ko ang pagtitinda ng alak sa panahon na ito para yung mga tulongges na naghahanap ng pera sa gobyerno, naghahanap ng tulong sa gobyerno, at pag nakuha nila, mas inuuna nila ang bisyo nila sa alak. At pinilit natin para wala silang mabilahan, ay pinagbawal ko ang pagtitinda. Bukod sa bawal ang pag-inom under Ordinance 5555 sa kalsada. Dahil gusto ko maipakita sa inyo ang malasakit at pagpapahalaga kung anumang meron na papagdahari mo nang tayo na may bibigay, dulot o bigay ng pamahalang lungsod para wala na silang mahanap na dayla. Pero hindi, mayroon pa rin individual na talagang talipandas. Hindi ko alam kung anong sagad ng kasamaan sa mundo meron ng mga taong ito. Biyernes Santo, sementeryo. Mga kababayan, kayo po ang lumugar sa katayuan ko. Ano kaya ang mararamdaman ninyo sa mga taong ito na naturingang panghalal ng bayan, mga barangay opisyal ng ibang syudad? At hindi pa ho doon nagtatapos yun. Hindi lang ho sila taga ibang syudad, ginawa pa ho nila yung pagsasabong sa loob ng sementeryo kung saan nahihimlay ng payapa, ng tahimik, ng maayos ang inyong mga mahal sa buhay, na para bang inapak-apakan lang yung mga nicho na mga mahal natin sa buhay. Walang galang sa mga patay. Walang galang sa institusyon. Walang galang sa batas. Walang pakialam sa krisis na ating kinakaharap. Mga kababayan, nais kong ipakita sa inyo, for the first time, let me show you these pictures. I want you to help me. I want you to help me find these people. I will treat them as a regular criminal if they will not surrender to the authorities of the city of Manila. Mga kababayan, nais kong ipakita sa inyo at mga nahuli na namin ang ilan sa kanila. Christopher Fernandez de los Reyes, alias Bong, 43 years old, single, jobless. Jobless pero may pansabong. Residing at 29th Street, Manila North Cemetery, Santa Cruz, Manila. Ronnie Ignacio, 31 years old, single, painter, residing at 5th Street, Manila North Cemetery, Santa Cruz. Pangatlo, Briggs John Rolly L. Reyes, chairman, Barangay 129, Caloocan City, at large. Ulitin ko ha. Briggs John Rolly L. Reyes, Barangay Chairman, Barangay 129, Caloocan City, at large. Alpi Lacson, Barangay Kagawad, 129, Caloocan City, at large. Romualdo Reyes, alias Udong, Barangay Kagawad, o Barangay 129, Caloocan City, at large. John Chris Domingo, alias Tenga, pero bingi, Barangay Kagawad,
of Barangay 129, Caloocan City at large. Alias Cabron of Barangay 131, Caloocan City, illegal cockfighting operator at large. Alias Makmak of Barangay 129, Caloocan City, Biyernes Santo, Cementerio, Halal ng Bayan, may pandemic. Tingnan ninyo. O ngayon, wala kayong galang sa mga patay, wala kayong galang sa pamahalaan, wala kayong galang at malasakit sa kapwa ninyong nagsasakripisyo, nahirap-nahirap sumunod sa pamahalaan, manatili sila sa kani-kanilang bahay. O ngayon, kayong mga kagawad na nabanggit dito, binibigyan ko kayo ng 48 hours sumuko sa pamahalang lungsod ng Maynila. Pumunta kayo rito sa pamahalang lungsod ng Maynila. At kapag kayo'y sumuko, bahala ng taong bayan magpatawad sa inyo. O ngayon, hindi kayo susuko. Makita ninyo kung anong gobyerno ng Maynila. I will treat you as an ordinary criminal. Anyway, ang ginawa nyo naman talaga ay krimen. You want attention? Gusto nyo ng atensyon sa kasagsagan ng krisis na kinakaharap ng siyudad namin, ng bansa, ng mundo, na ikinamamatay ng mga inosenteng tao at nababaliwala ang sakripisyo ng lahat ng mamamayan, mga taong gusto na magtrabaho para maghanap buhay, hindi makapagtrabaho para irausana ang pamilya nila, nakuha nyo pang magsugal? Sa mga pamilya, sa asawa ni Christopher Fernandez Fernandez E. de los Reyes, kung mahal mo ang asawa mo, isuko mo na dito. Ronnie Ignacio, kung mahal mo ang asawa mo, isuko mo na dito. Briggs John Rolly L. Reyes, Barangay Chairman, kung mahal mo ang pamilya mo, at gusto mo pa silang makasama, sumuko kayo sa pamahalang lungsod ng Maynila. Pare-pareho tayong lumaki sa kalye. Alam niyong ibig kong sabihin. Alpin Lacson, kung nakikinig ang pamilya nito, pasukuin niyo na to. Romaldo Reyes, Udong, may pamilya ka, kung mahal mo sila, at kayong mga pamilyang nanonood, kumbinsihin niyo ang inyong asawa. John Chris Domingo, alias Tenga, alias Cabron, alias Makma, nahuli na namin ang mga kasama nyo. Alam namin kung saan kayo nakatira. Hindi magiging dahilan sa amin na hindi namin ipatupad ang batas. Kung mahal ninyo ang mga taong nabanggit ko, binibigyan ko kayo ng 48 hours. Sumuko kayo sa pamahalang lungsod ng Maynila. Mga bastos kayo.
la kayong modo, Biyernes Santo, halal kayo ng bayan. Tingnan niyo ginawa niyo sa sementeryo namin. Mga talipandas. Then I will deal with you again after 48 hours. I will see to it. I will see to it that you will never have a good sleep every night after 48 hours. I will take this personally. Total, binaboy ninyo ang lungsod. Hindi naman kayo taga rito. Binaboy ninyo yung mga labi. Sige, saang makatwiran at mahabang pasensya na tao ang uunawa sa ginawa ninyo? Talagang namuno kayo ng salupa. Sa mga kababayan namin na nanonood, kung kayo'y may pagkakaalam pa na ibang impormasyon sa mga ito, tamang-tama, mas madali itong hanapin. Dahil hindi naman ito makalalabas basta-basta ng Metro Manila. So, bilang sa diplomasyang pamamaraan, binibigyan ko kayong ng pagkakataon na maituwid ang inyong pagkakamali dahil tao lamang tayo nagkakasala. Yan, bilang ama ng lungsod ng Maynila. Pero dapat yung kaharapin ito. Hindi ko kayo, ulitin ko, para malinaw tayo. Labas mga ulit picture. Ayan, kagawad udong. Sige pa. Kagawad pa kayo ah. Ayan, kagawad tenga. Yan yung kapitan. Brix Reyes, ha? Maraming salamat sa kumuha ng video. Maraming salamat sa nagmalasakit na nagbigay ng litrato. Maraming salamat sa inyo. Kaya po mga kababayan, umasa kayo dito sa ating lungsod. Papangalagaan po namin kayo. Dito sa ating lungsod, may batas po. Dito sa ating lungsod, may gobyerno po. Sa maliit naming kaparaanan. Hindi ko hayaan ng sino man na babuyin ang inyong ninanais na magkaroon ng payapa at maayos na pamayanan. Obligasyon ko yan sa inyo.